din bang gumawa ng kalamay latik pero wala kayong oven? Ngayong araw mga mamis, isishare ko sa inyo kung paano ako gumawa ng kalamay latik kahit wala kang oven. Bali nakapagsaing na pala ako dyan ng malagkit mga mamis, tapos ang sunod ko nang gagawin, eh magpapakulo ako ng unang piga ng nyog, tapos talagyan ko lang ng konting asin para balance na rin sa tamis mamaya. Hahaluin ko lang to ng haluin mga mamis hanggang sa kumulo siya. Dapat talaga haluin ng haluin mga mamis kasi nga baka mamuo siya pag hindi nyo hinalo-halo. So nung ganito na nga yung texture niya mga mamis, nung medyo mas lumapot na siya at kulong-kulo na siya, inilagay ko na yung sinaing kong malagkit kanina. Hindi na ako naglagay ng sugar mga mamis kasi pag nilagyan ko pa ng sugar yan, sobrang tatamis na at nakakaumay talaga. Yung iba kasing kumagawa nito, naglalagay pa sila ng sugar para mas lumagkit pa yung kanin or mas tumamis pa ng konti. Ako kasi mga mami, sobrang matatamisan na ako pag ganon. Pero kung gusto nyo naman, habang pinapakulo nyo nga yung nilagay nyo na nyog, na unang piga, pwede kayong maglagay ng sugar na mga 1/4 cup. Hindi naman kasi tayo pare-parehas ng mga panlasa, ng mga gusto, kaya ako hindi na talaga ako naglagay ng sugar mga mamis. Kasi nga, yung latik mamaya sa ibabaw ay sobrang tamis na nun. Kaya naglagay din talaga ako ng salt para pang balance lang. So hinalo-halo ko nga lang mga mamis hanggang sa maabsorb nung malagkit yung nyog na pinakulo ko kanina. Continue lang sa paghalo mga mamis para naman hindi masunog yung ilalim or hindi magtutong. So pag naging ganyan na itsura niya mga mamis, pwede na yan. I-transfer nyo na siya sa lagayan na gusto nyong paglagyan. Ako hindi na ako bumili ng lagayan mga mamis. Meron naman din kasi ako ditong plato kanina na pinaglagyan ko din ng malagkit na malalim. Tapos meron din ako mga microwavable dito. So ganito na yung naging itsura niya mga mamis. Bali na transfer ko na pala siya dito sa may plato mga mamis kung saan ko siya nilagay kanina. Tapos nakagawa din ako sa isang microwavable. Hindi ko sila parehas pinuno mga mamis kasi nga lalagyan ko pa siya ng latik sa ibabaw. Meron din palang sumobra na kalahating microwavable mga mamis. Pero feeling ko hindi ko na to malalagyan ng latik mamaya. Pero hindi ko naman to itatapon. Itatabi ko lang to sa rep para kung maisipan kong gumawa ulit ng latik, eh meron na akong lutong kanin. Or malagkit kung tawagin. Nung natapos na nga ako sa malagkit mga mamis, dito naman ako sa next part naman. Ito naman yung gagawin kong latik sa ibabaw. Naglagay lang ako ng unang piga ng nyog mga mamis, tapos hinalo-halo ko lang ulit siya hanggang sa lumapot siya. At nang kumulong-kulo na siya mga mamis at medyo lumapot na nga siya, naglagay na ako ng sugar. Bali ang gamit ko palang sugar mga mamis ay nognog. Yung ibang gumagawa nito, ang ginagamit nilang sugar is yung medyo brown lang. Ako kasi dahil ito yung meron ako, yung nognog na sugar, ginagamit ko kasi ito sa pang-bake kaya ito na lang din yung ginamit ko. Hinalo ko lang siya ulit ng hinalo mga mamis hanggang sa lumapot na siya at magtik talaga siya. Kailangan yung texture nito is yung texture pag nagluluto ka ng yema, yung sobrang lapot talaga. Nang sa ganon, mas maganda siyang tignan pag inilagay siya sa ibabaw ng malagkit. Hindi naman to nakakapagod gawin mga mamis kasi hindi naman siya mahirap haluin. Lalo na kung lulutuin mo is konti lang naman, pang merienda, pero pwedeng-pwede nyo rin itong gawing pang business mga mamis ha. Ang dami ko na din talagang nakikita ang mga gumagawa nito, nagpo-post, nagbebenta. Dapat talaga mga mamis, eh hindi na ako gagawa nito. Dapat talaga bibili na lang ako. Meron kasi akong nakita nag-post online. Kaya lang medyo hindi kami nagkakaintindihan nung seller nito. Sabi ko kasi pwede bang for pickup na lang, total medyo malapit lang naman siya sa amin. Kaya lang ayaw niya talaga mga mamis, gusto niya magpabook pa ako ng Lalamove. Kaya naman sabi ko, next time na lang ako order at humingi naman ako ng pasensya sa kanya. Tapos yun nga, kinabukasan naisipan ko na bakit hindi na nga lang ako gumawa. Total marunong naman ako. Nang sa ganon, matatansya ko pa yung timpla ng tamis tsaka yung tamang pagkakasaing sa bigas na malagkit. So yun na nga mga mamis, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nung naluto na nga itong latik, ibinuhos ko na nga agad siya dito sa ibabaw ng malagkit. Tapos in-spread-spread ko lang hanggang sa lahat ay matakpan. Bale itong ginawa ko pala mga mamis, dalawang gatang lang ng malagkit. Kasi nga kami lang naman ang kakain nito, si Athena, si Daddy at ako. Pang-almusal at saka pang-merienda lang talaga namin to mga mamis. Bale ibibigay ko pala sa inyo. At sa mga gustong mag-try nito mga mamis, ilalagay ko sa dulo ng video na to yung exact measurement at saka yung mga ingredients.
Hindi naman ganun kadami yung ingredients nito mga mamis, kaya kayang-kaya to ng budget nyo. Lalo na kung ipang ibibusiness nyo to mga mamis. Naalala ko tuloy nung mga bata pa kami mga mamis, nagbibenta talaga kami nito, naglalako kami nito kahit saan kami makapunta. Tapos pag naubos namin yung isang box, meron kaming 20 pesos. Pag hindi naman namin naubos mga mamis, sa amin na yung matitira sa box na binibenta namin. Halimbawa, may natirang 15 pesos, sa amin na yon mga mamis, tapos bibigyan pa kami ng 5 pesos nung may-ari na pinagkukuhaan namin ng ganto. Nung bata talaga ako mga mamis, marami talagang mga naglalako nito at isa na talaga kami sa mga naglalako na yon. Bali, mag-iiwan lang kami ng ID doon sa may-ari ng pinagkukuhaan namin ng Kalamay Latek. Tapos pagbalik namin, nabalik na namin yung nabenta namin, ibabalik din naman niya yung ID namin. Eto na nga mga mamis, nung medyo lumamig na siya, hiniwa-hiwa ko na siya. Tapos kumuha na rin ako ng isang slice para naman matry ko na din siya. Nakakatuwa lang mga mamis kasi saktong-sakto lang yung pagkakaluto ng malagkit at saka yung tamis nung latik sa ibabaw. Kaya naman mga mamis, kung natatakam na din kayo, ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na rin to mga mamis. At kung meron kayong request na gusto nyong ipagawa sa akin, pwede nyong ilagay sa comment section mga mamis at susubukan natin kung kaya ba ng powers ko yon. So yun lang for today's video mga mamis. God bless sa inyong lahat. Bye-bye po!